Inang dalangin at pagsamo ng bayan mo, viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buong magdiwang tayo sa sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, tayo ay nakikiisa sa buong mundo para sa pagdiriwang natin ng pandaigdigang araw ng panalangin sa mga may sakit. Ngayong kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, tayo ay sinasamahan ni Maria upang tayo ay tumanggap ng kalakasan at kagalingan mula sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya naman upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng kanyang pagpapagaling sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa mga inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang kalinis-tinisang ina ng Diyos. At kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod
at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga, at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Good afternoon po sa inyong lahat. At batiin po natin ng mga katabi natin. Good afternoon. Ngayon po ay ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Isa sa mga kilalang-kilalang aparisyon ng Mahal na Birheng Maria. Inaalala natin ngayon ang pagpapakita ng Mahal na Birheng Maria sa isang 14 na taong gulang na batang babae. 14 years old. Ang pangalan ay si Saint Bernadette Subiru. Siya ay nagpakita sa kanya sa isang kuweba sa Lourdes, sa France. At hindi lang isang araw, hindi lang isang beses, maraming beses sa pagitan ng February 11 hanggang July 16. Ilang buwan yan? 1858. Nagpakita ang mahal na ina, nakipag-usap siya kay Saint Bernadette. Pero katulad po ng mga ibang pagpapakita ni Mama Mary, ano pa yung mga ibang alam ninyong aparisyon ni Mama Mary? Fatima sa Portugal, Guadalupe sa Mexico. At kagaya ng mga pagpapakitang ito ng mahal na ina, hindi lang kawalan ng paniniwala ang sagot ng mga tao. Minsan, insulto, paninira, pananakit, kahit sa kanyang sariling mga kaibigan, kahit sa kanyang sariling pamilya. Nakaranas si Saint Bernadette, ayaw nilang maniwala sa sinasabi ng bata na nagpakita ang mahal na ina sa kanya. Pero sa tulong at grasya ng Diyos, hindi siya sumuko. Naibigay niya ang mensahe ng mahal na birhen. Ano ang mensahe ng mahal na birhen sa Lourdes? Pakinggan ninyo. Penance, penance, penance. Pray to God for sinners. Sabi ng mahal na ina, magsisi kayo. Magsisi kayo. Magsisi kayo. Ipagdasal ninyo sa Diyos ang mga makasalanan. Ipagdasal. Huwag ninyong papatulan. Huwag ninyong huhusgahan. At anong ginawa ni Saint Bernadette? Naghukay siya. At doon nakahukay ng isang bukal. At doon sa tubig na iyon, lahat ng uminom gumaling mula sa kanilang mga karamdaman. Kaya ang mahal na birhen ng Lourdes ay patrona rin ng mga may sakit. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, uuwi kang magaling na. Sabihin mo sa katabi mo, uuwi kang magaling na. Amen. Naniniwala ba tayong uuwi tayo ngayong lahat na magaling na? Mas malakas na palakpak para sa mga uuwing magaling na. Alam mo, hindi mo masasabi kung yung sinabihan mong yan ay meron pala talagang tinatagong karamdaman. Maraming may sakit, naglalakas-lakasan. Yung iba, nagdi-deny pa. Kaya hindi mo masasabi kung anong dating nung sinabi mo sa katabi mo sa kanya. Paano niya nalaman? Hindi ko akalain na may magsasabi sa akin ngayon yan. Dahil tinanggap ko na sa sarili ko, hindi na ako gagaling. Dahil tinanggap ko na sa sarili ko, hindi nila dapat malaman ito. Alam ninyo mga kapatid, sana all may ganyang lakas ng loob kay Saint Bernadette, 14 na taong gulang na bata lang. Kahit siya hindi pinaniniwalaan, hindi siya sumuko.
Sana all may ganyang tapang para piliin din natin, gawin din natin kung ano ang gusto ng Diyos para sa'yo. Sa tingin mo, gusto ng Diyos na umiiyak ka na lang lagi? Na naghihirap ka lang ng ganyan? Sa tingin mo, gusto ng Diyos na nagkukulong ka na lang? Na mamamatay kang mahirap lang? Na sumuko na lang? Sana may lakas ng loob tayo kagaya ni Saint Bernadette para gawin natin ang gusto ng Diyos para sa atin. Matakot tayo sa unang pagbasa natin. Nakakalungkot at nakakatakot kung ano ang ginawa ng Diyos kay Solomon dahil tumalikod siya sa Diyos. Narinig po ninyo yung binasa kanina ni Sister? Ano ang ginawa ng Diyos kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Diyos? Dahil sinuway niya ang Diyos? Dahil gumawa siya ng sarili niyang paraan? Mas pinili niya ang gusto niya at subamba pa siya sa mga Diyos-Diyosan. Binawi ng Diyos ang ibinigay niya sa Kanya. Ano ang sabi sa Ebanghelyo dati ni Kristo? Yung meron, bibigyan pa. Yung may kakaunti, tatanggalin pa. Huwag mong sayangin ang meron ka. Yan ang mahirap. Kapag tinanggal natin ng Diyos sa mga plano natin, sa mga iniisip natin, kapag tinanggal natin ng Diyos sa mga ginagawa natin, kapag tinitipid mo na, kapag inaalisan mo na ng oras ang Diyos sa mga accomplishments mo, sa mga achievements mo, dati-dati, wala ang oras sa'yo. Basta magsimba ka. Kasi nga may hinihingi ka eh. Baliwala sa'yo kung matagal yung misa, kung mahaba ang dasal, kasi nga may hinihingi ka. Nung binigay na, wow, busy na. Huwag mong tatanggalin ng Diyos. Tapos, siya na naman ang laging wala at masama sa mga kulang sa'yo at sa mga paghihirap mo. Maawain ng Diyos, pero makatarungan ang Diyos. Love is not just patient and kind. Love is just. Makatarungan ang pag-ibig at ang Diyos ay pag-ibig. Speaking of makatarungan, ito po ay araw ng panalangin sa mga may sakit. Pinapaalala ko po sa inyo, tulungan natin ang mga may sakit. Huwag natin silang tatakutin. Kasi yung mga may sakit, takot na nga yan eh. Anong isa sa mga kinakatakutan ng mga may sakit? Pare. Alam niyo po ba yung matandang paniniwala na kapag may paring dumating na sa may sakit, mamamatay na? Kaya ayaw niyong ipatawag yung pare? Wag ho. Kaya nga papahina ng langis yung may sakit para lumakas, hindi para mamatay. Huwag niyong tatawagin yung pare kapag naghihingalo lang yung may sakit. Kawawa naman kami. Kasi pagkatapos namin pahira ng langis yung may sakit, pagdalikod namin, namatay. Sinong nakapatay? Kami pa. Kaya tuloy mga chismosang kapitbahay, pag may nakitang pare, ay may pare, mamamatay na, mamamatay na. Kayo talaga. Minsan, abuso tayo sa mga salita natin. Anong sinasabi natin sa kanila minsan? Buti nga sa kanya. Dapat lang sa kanya yan. Iba ang katarungan sa kalabisan. To give the right and not to abuse your right. Sa Ebanghelyo natin, paano pinagaling ni Jesus yung lalaking bingi at utal? Hiniwalay niya muna sa mga tao, di ba? Hiniwalay ni Jesus yung lalaki. Hindi kagaya sa ibang pagpapagaling, on the spot,
ito ginawa ni Jesus, hiniwalay niya muna. Yun ay isang bago na namang turo ni Jesus. Yung silang dalawa lang. Ito'y bagong turo ni Jesus para sa mga taong magaling mamahiya ng iba. Sisigawan, hahamakin, iinsultuhin sa harap ng marami. Ang tawag ni Kristo sa ganyang mga taong linis-linisan, bait-baitan, banal-banalan. Minsan, dapat mo ring ipatingin yan. Yung kalabuan ng mata sa kabutihan ng iba. Yung kahinaan ng pandinig sa pangangailangan ng iba. Yung pagkautal mo sa pagsasabi ng tama at totoo. Makakristyano nating pananagutan ang pagalingin at palakasin ng isa't isa, hindi sirain, hindi pahiyain. Tandaan natin, laging may tamang paraan, oras, at lugar para itama natin ng mali ng iba. At tulad ng sabi ni Jesus, Ephata, mabuksan. Ikaw din, be open. Tumanggap ka ng pagtatama rin ng iba nang may pagpapakumbaba. Huwag laging tamang hinala. Hindi ka laging pinagtutulungan. At hindi ka laging kinakawawa. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, kasama ng mahal na Birhen ng Lourdes, huwag kang mawawala ng pag-asa. Maaayos pa rin ng Diyos ang anumang mali at magulo sa buhay mo. Magtiwala tayo sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na magbibigay ng kalakasan at kagalingan. Araw-araw, maniwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Mamaya, uuwi ka. Pinatawad, pinagaling ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kasama ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, kami ay tumatawag at nagsasabi, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong, at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapayalay namin sa'yo mula sa tangkay ng pasaruti ng trigo upang maging Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal. Parito mong anak na siyang nagulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Lourdes, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Bernadette, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasaw walang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng ating mapagpagaling na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kasama ni Maria,
maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko, ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal. Mahal na po, Jesus Nazareno. Oo, Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami,
maasa. Oo, Jesus Nazareno, pagpayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusay kay kasama ko. Ang sampo at nasal sana'y pakinggan mo ng mapawi na mga paghihirap ko. Oo, Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na kong Jesus Nazareno. Mahal na po Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasano sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay malugod nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan
at kaluluwa. Mga kapatid, kagaya ng ginawa ng Diyos kay Maria, hilingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang tayo ay patuloy na lumaban sa anumang kahinaan at karamdamang pinagdadaanan natin ngayon. Bago natin tanggapin ang final blessing, aawitin natin ang Come Holy Spirit at dadasalin ko sa inyo ang panalangin ng kagalingan. Ilahad natin ang ating dalawang kamay at tanggapin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Yumuko po kayo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo kasama si Maria. Taglay ang aming paniniwala at pananampalataya na muli mo kaming ibabangon at palalakasin mula sa aming mga karamdaman. Itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga naririto ngayon, ang nakikiisa sa aming misa, nasan man sila ngayon. Hilumin mo sila mula sa mga sakit na matagal na nilang itinatago at tinitiis. Ibalik mo ang kanilang lakas at sigla. Hipuin mo ang anumang bahagi ng kanilang katawan na pinahihina at sinisira ng kanilang karamdaman. Itinataas namin sa iyo ang mga kapatid naming may kanser, ang mga may malubhang karamdaman, ang mga nasa banig ng karamdaman, ang mga nasa ospital. Itinataas namin sa iyo ang mabilis na paggaling at paglakas, lalo na ng mga tinamaan ng COVID-19. Panginoon, basbasan mo rin ang lahat ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. Dagdagan mo ang kanilang pasensya at pangunawa at gantimpalaan mo ang kanilang kabutihan. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga naglilingkod sa mga ospital at paggamutan. At Panginoon, hilumin mo kami mula sa mga sugat at sakit na bigay ng kasalanan ng ibang tao sa amin. Tulungan mo kaming magpatawad, Panginoon, at turuan mo kaming humingi ng tawad. Mahal na Ina, Birhen ng Lourdes, ilapit mo kami sa iyong anak, ang aming pag-asa, ang aming kagalingan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at pagalingin kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, paraluan namin buhay at kaligtasan. Muna po ang lahat. Mauna na pong lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang po natin ang physical distancing.